She's definitely one of the hottest names pagdating sa kantahan at syempre sa box office. Totoo bang liniligawan siya ni Gerald Anderson at binigyan siya ng mga expensive gifts, including a car? Malalaman natin yan up next. Watch this. Sarah Geronimo, nililidaw ang isyong nag-ugnay sa kanila ni Gerald Anderson. Gerald, nirigaluhan nga ba ng relo, Hermes bag at kotse pa princess? Siyempre natuwa naman ako na nakaalala siya. Hindi naman niya kailangan magbigay ng regalo. I mean, so, simpleng pagbati lang will do na, enough na yun. Pero salamat. Sa ngayon ay hanggang pakikipagkaibigan pa lang ang kanyang ma-offer sa ka-love team niyang si Gerald. Pero naging mabilis naman ang pag-amin nito na medyo kinilig siya sa mga ginagawa ng kapamilya actor. Ok, tama lang. Tama lang naman. Ay, ako nagugupuan ako sa kanya kay Gerald. Pero nang tanungin namin si Sarah tungkol sa possibility na ligawan siya, ay tila nahihirapang sumagot ang singer-actress. Ay, hindi naman natin mabadidikta yun. Diba, sinasabi nga niya na huwag natin ipilit. Siyempre, if it's going to happen, it will happen. Bukod kay Gerald, ay dalawa pang gwapong kalalakihan ang nalilink ngayon kay Sarah. Una na dyan ang anak ng gobernador ng Camsur na si Miguel Villafuerte, na ayon kay Sarah, ay hanggang sa ngayon ay hindi pa niya nakikita. Ikalawa ay ang kapatid nating si Kian Cipriano, na nagsabing na gaganda daw siya sa pop princess. Wow naman. Oo, lagi naman may ganoon eh. Huwag na, okay na yun. Basta happy ako na nakapag-collaborate ako with Kian. Nagulat niya ako nung, kasi first time namin na nag-perform on one stage dun sa mall show namin for One Heart, yung album tour ko. So nagulat lang ako na galing niya palang magpakilig ng audience. Ang galing niya maglaro. So ayun, yun lang yun po. Sa ngayon ay hindi pa raw talaga ready si Sarah na pumasok sa isang relasyon. Mas gusto raw niya munang mag-focus sa kanyang career. Marami tuloy ang nag-iisip na baka hindi pa rin siya nakakapag-move on sa ex-boyfriend niyang si Raver Cruz. Hindi naman. Happy naman po yung puso ko. At saka masaya naman ako na meron akong mga... yung parang hinahangaan lang ganyan. Kasi honestly, parang let's be practical. Pagka talaga na in love ka, madidistract ka eh. Talagang mas mag-focus ka dun sa puso, puro pagmamahal. Parang ganun kasi siguro dahil hindi pa naman ako sanay sa mga relationships. Pero ganun ang nakikita ko sa ngayon. Hindi ko pa kayang mag-handle ng isang relationship. Aminado si Sarah na todo-todo kapag nagmahal ang puso niya. Kaya naman medyo ingat na raw siya ngayon when it comes to love. Nananatiling andyan ang kanyang mga magulang na gumabay, na minsan ay napupunan na rin ng iba na sobrang paghihigpit sa kanya. Naiintindihan ko naman si Mami after nung lahat ng nangyari. Parang talaga nakita mo talaga yung point ng isang magulang eh, na hindi talaga pinipilit ng isang bagay na hindi para sa'yo. Ayun, malaking lesson yun para sa akin yung nangyari in the past. Ayon pa kay Sarah, isang bagay lamang daw talaga ang magpapabilib sa kanya sa isang lalaki. At ito ay kapag magulang niya ang niligawan. Hindi naman sila nagbabawal po halimbawa pag may mga taong gustong magbigay halimbawa ng regalo, ganyan, okay lang naman sa kanila. Mabibilib talaga ako kapag niligawan muna nung kung sino man yung naliligo na yun. Ang parents ko, I think yun lang hinihintay ng mga magulang ko na makita nila na meron talagang brave na haharap sa kanila, nagsasabihin kung ano yung intention nila para sa akin, di ba? Bukod sa mga issues sa mga lalaking naliling sa kanya, ay isa pang intriga ang kinakaharap na pop princess. At ito ay ang pagkukumpara sa kanila ng baguang singer na si Angeline Quinto, na ayon pa sa balita, ay pinapaboran daw ng kapamilya network kesa sa kanya. Ganoon talaga, bahagi na yan ng show business na laging may kinukumpara, mga may darating. I admit the fact na talagang laging mayroong better na darating. Sa business na to, may better than you, so much better than you. So, okay lang yan. Walang kaso dyan. Basta ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo at kung ano man yung meron ka, yung talentong meron ka, pinagyayaman mo pa, diba? So, walang problema. Pagdating naman sa pamilya, labis na ikinagulat ni Sarah ang balitang hiwalay na raw ang kanyang mga magulang. At kahit na magkasama raw ito sa isang bubong, ay sa magkaibang kwarto na raw ito natutulog. Hindi, ulitin ko po, hindi po totoo yun. At happy po ang mga magulang ko. At magkasama pa rin po sila sa kwarto. Minsan, may epa lang ako. Gusto kong matulog sa kwarto kasi malamig doon sa kanila. So, ayun, wala, hindi po totoo yun. Okay kami po.
pag-ibig, pamilya at kontrobersya. Tatlong salita na bumubuo sa pagkatao at karera ng isang Sara Geronimo. At naipakita naman ng ating prinsesa na ang lahat ng ito ay kaya niyang pagtagumpayan.